Hello mga kasimple, ay kakatapos natin mag exercise. Ayan, syempre kailangan natin mag-exercise para naman tayo eh kapag maglilinis tayo, meron kipaningot na once gani nag ano pa na, pumagpawis ka na, sobrang ganado mag-work, charot. Tinuod na mga kasimple. Tinuod na ganado kaayo ka mo work kapag nakapag-exercise ka. So, alam nyo na anong basket na to. Lagyan niya ng mga damit. Lalagyan ng mga damit na lalabahan ko. Bago ako mag-ano, magdaba, kailangan eh, kapag-exercise tayo. Kumusta ang nanay na, ano, kumusta ang buhay ng mayroon kang kumusta ang nanay as a stepmother? Stepmother, mayroong mga anak, ayan. Kumusta ang nanay as stepmother? Ganon. So, ito na nga ang buhay ng nanay na stepmother dito sa Amerika. Stepmother. So, yun nga, maglalaban na ako mga kasimple. Siyempre, isama ko na yung damit ng aking stepson dito. Kasi dito siya sa amin nakatira. So, ayan na. Kikita nyo dyan, guys. So, makikita nyo yan dyan. Okay! Aray! Aray! Maglalaba ako, guys. Kakain muna ako ng saging. Ayan. So, nilagay na yung kanyang mga damit doon. So, isasali ko na lang siya paglaba. Ganyan siya. Minsan, naiinis ako mga kasimple. Kasi hindi natin maiwasan na mainis talaga ang nanay. Charot. Ngayon siya. Nakaramdam ako minsan ng inis. Pero sabi ko, kailangan mo intindihin. Huwag kang ganun. Charot. Kasi mga kasimple. Hindi maiwasan talaga yung naramdaman natin ng pagod. Kaya, ito na. Maglalaba muna ako. Ito yung buhay na nanay na stepmother do sa Amerika. So, buti na lang, nilagay na doon yung kanilalabahan. Maglalaba ako, ihalo ko na yan sa labahan namin. Or isipan ko yung damit niya. So, ito na. Magsisimula na tayo. Maglalaba na tayo. Unahin ko lang yung damit niya. Kasi yan, minsan, umuwi dito sa bahay. Yung damit niya, kinukuha niya. So, ito na. Let's go. Rang, rapababa mo. Rapababa mo. Tapos na tayo ng exercise, mga kasimple. Siyempre, ano na tayo? Yung ganado na maglilinis. Ito yung gawain ko, mga kasimple, kapag andito ako sa bahay. Mamaya pang work ng hapon. Mag-exercise ako. Paalisin ko muna ang mga anak ko. Pupunta ako ng workout. Mag-i-exercise. Ayan. Pag-uwi ko na naman ng bahay, mga kasimple, maglilinis ako. Before maglinis, titingnan ko muna ang mga labahin. Kung marami ang labahin. Eh, siyempre ngayon, maraming labahin. Nandito pa yung labahin ng anak ni Papangkano. So, lalabang ko muna yung galit niya. Kasi kailangan niya ito. Umuwi lang yan dito sa bahay. Kumukuha ng damit ba? Tingnan natin ang bulsa kung may mga ano dito. May nakaiwan. Kasi baka tayo naman ibiblim tayo. Na sana tinignan ko yung bulsa ko bago mo nilabhan yan. Ayan. Nalabhan natin yung mga damit ng mga kasimple. Pero, ay, kain natin mga kasimple. Baka sasabihin niya, ano ba ito sa stepmother ko, eh? Wala namang pakialam. Kaya sabi ko sa kanya, Dong, mag-asawa ka ng Pilipina, Dong. Para may Tagalaba ka, Dong ba? Charot. Sabi ko sa kanya, mag-asawa ka ng Pilipina, Dong.
Pero mukhang ayaw naman talaga niya muna siguro mga kasimple mag-asawa. So hindi natin pipilitin. Kasi minsan kinakausap ko siya ba? Sabi ko mag-asawa ka ng Pinay dong. Pero parang hindi siya interesado. Kasi sabi ko sa kanya, isasama ka namin sa Pilipinas. Kasi mag-ano eh, uuwi kami. So sasama ka. Ayaw talaga. Sabi niya mahal daw ang cost sa pagta-travel. Alam niyo mga kasimple, pag gusto mo lang talaga, may paraan yan. Ganun ang tatay, sinabi ko sa kanya. Kagaya ng tatay mo noon dong. Ilang taon siya? 1 year and 3 months. Ano ang allegation niya sa akin? Sinabi niya, ano daw? Mahal ang cost of leave, mahal ang cost sa pamasahe, mag-ipon pa siya. Pag interesado ka dong, sasabihin mo sa tatay mo yan na pamasahian mo ako, tapos mahal ang hotel, ganun. Hindi talaga ano yan. So, kasi ang tatay niya noon, kahit malayo ako, doon ako sa ibang bansa, nag-ano ako, nagtatrabaho sa ibang bansa, talagang ang tatay niya, nag-ano talaga. Nasa sa tao yan mga kasimple. Pag hindi ka interesado, ay hindi talaga mangyayari. Oh, ganun. Yun. Sabi ka, sumama ka sa amin kasi para ipakilala kita doon ba? Baka may mga babae nga malit agan niya mo dito, aba. Ayaw talaga. Ayaw niya sumama. Kaya, naisip niya, mahal daw ang cost sa pamasahe. Kaya ito na mga kasimple, yung damit niya, lalaban ko muna. Para pag-uwi niya dito sa bahay. Malinis na. Yung tao na to ba? Ganito ang buhay stepmother dito sa Amerika mga kasimple. So, ganun lang talaga mga kasimple. Minsan naiisip ko lang talaga na. Kasi mayroon ako mga brother na ganun ba? Sabi ko, gaya din ito ng mga brother ko ba? So, ano, ato na lang nang silang intindihin, no? Kasi mayroon ako mga brother na ganun din ba? So, naiintindihan ko. Ayan! So, yung kay Papangkano anak is 36 years old na siya. So, mas matanda pa siya sa akin. So, kahit ako matanda na, mas bata pa ako sa kanya mga kasimple. Ano siya? May utok din ako. May utok din ako. Charot. May utok naman siya. Sobrang talino tong batang to mga kasimple. Matalino to. Ayan na nga mga kasimple. So, dito lang muna tayo magtatapos kasi sobra talagang haba ng video na natin. 7 minutes. So, yun ang kwento natin as a mother, as a stepmother, as a meron tayong stepson. So, mauna. So, lalaban natin ang mga damit niya. Inuna ko na nga, oh. Para pag-uwi niya dito sa bahay. Ano na lang sabi ko? Sabi siguro, ay, ang galing talaga pag... Ito ang maasawa mo na kasi lalaban ng mga damit ko ba? Oh, ang galing talaga ng aking stepmother. Siya ang taglalaban ng damit ko. Basta lang talaga huwag kang gumawa ng gulo dito sa bahay. Pag gumawa ka talaga ng gulo dito sa bahay na. Kahit bahay ito ng tatay mo, magwala ako. Sarot. Hindi, ang ganang mangyayari mga kasimple, no? Pero ang tatay lang yung ginigira ko talaga. Ganun ang ugali talaga kasimple. Ang bad talaga ng ugali ng kasimple. So hanggang dito na lang mga kasimple ang ating video. Ayan. Thank you sa laging nanonood ng aking long video. Thank you. Bye-bye.